everyone. This is our first testing in our project DC-DC battery charge controller. You see now, I'm using analog because in Saudi Arabia, there's no available digital. I'm searching in the store, but I don't find it. I'm using the digital piston to see that our project is working. See now. You see it is charging from 2.4 going to 2.3. If it is become to zero, so it is full charge. So I will pause now because after it will reach to zero, then I will show you. 0.08 charging. It almost full. Oh, it's charging now. 0.6. And 0.5. I'm using digital because there's no available in using analog. There's no available digital here. I will order in China, but 21 days will come. First try. Now almost reached to zero. Going to almost reached to zero or analog. Now it is zero now. This full charge. So it shows that our prototype is working. So we'll try again. Magandang araw po sa lahat. Ito po yung project ko, AC-DC battery charge controller. Iti-testing ko na siya para po final defense. Ito po yung connection niya, galing po siya sa 220. Papunta po siya sa switch sa likod, nakaupo siya. Tapos papunta dito. So ngayon po iuna natin sa likod. Aakyat yan siya para makita lang na lubat sa konti, inidrain ko lang. Ito na po siya. Tingnan po natin ha. Yun, umakyat po siya. So, ibig sabihin po, pag bababa yan siya, nagcha-charge po siya. Yun po, titignan po natin. Nasa sa 2 siya. Kasi dinidrain ko lang siya konti. Pag bababa yan siya sa 1, ibig sabihin nagcha-charge po siya. Tingnan po natin siya. Wala po kasi akong digital kasi naghanap po talaga ako dito sa Saudi Arabia. Ang hirap po manap ng mga pyesa. So nakakita ko analog lang po. Kaya ito pong ginagamit ko. At saka yung analog po, ampere na po siya. Wala po siyang volts. Kasi po, Saudi nga ito, hindi ito Pilipinas. Ang hirap paghanap ng mga pyesa. So ito lang po ang ginawa ko. Supposedly, ano to, digital sana. Kaso nga wala, wala nga. May available sa internet pero may pa darating. So hindi na matatapos yung project ko kasi galing China pa. So yan po, nakikita nyo habang tumatagal, bumababa po siya. Oh, nakita na po natin siya galing siya sa 2 mahigit kanina. Yung digital niya ngayon, bumaba na siya sa 1.5. So hanggang bababa yan sa 1. Yung ibig sabihin po, gumagana po yung charger natin. Hindi ko po lang po pabuti ng 5 minutes mahigit ang video kasi baka po hindi na ma-upload sa Google Drive natin o sa LMS natin kasi mataba na siya. So hanggang 3 minutes lang po siguro. Kung nakita nyo naman, bumaba siya galing sa 2 hanggang nag-1 ngayon. So, bababa pa yan mamaya ng 0 po. Hanggang 3 minutes lang po yung video ko para po may evidence lang po na gumagana po yung project natin na AC-DC battery charge controller. So ito po yung buong system niya. Yan po, sa battery may dalawang ano siya, cable. Tapos sa loob po, nandun po sa loob yung transformer natin, may capacitor, may diode, may switch, tsaka yung may kable po papunta sa labas. Yun lang po ang ito yung ammeter. Ammeter na ampere lang po kasi wala po talaga akong makita na voltage na DC. Volts DC ang puro po halos dito sa Saudi AC.
So may yung mga pyesa ng DC ang hirap po hanapin. So kaya lang po, tingnan nyo po siya, bumaba na po siya sa 1. So galing na sa 2 mahigit kanina. So ibig sabihin po, gumagana po yung project natin, yung project proposal natin. So gamit po siya, so sa mga remote area na pwede nyo i-charge mo na sa bahay bago dalhin sa site, kasi minsan po talaga dito sa site namin putukan kami ng battery, so pwede namin siya i-charge sa bahay, kasi kung sa site matatagal pa ng oras, so matagal siya mag-charge. So kaya hanggang dito lang po yung video ko. Tingnan nyo naman, malapit na po siyang mag-zero, so hindi ko na siya paabutin, kasi po kita naman po ang ebidensya na gumagana po siya. Maraming salamat po, God bless po sa lahat.